hapon dyan sa Pilipinas ay pinapasok na ni AHAS, okay? Si ang ICC na si Irene Khan, kung saan ay tinanggap ni Bersamo. Itong usapin na ito ay na-i-vlog ko na ito sa inyo December or November, I think December last year, na ito talaga yung plano ni Lisa. Okay? Ito talaga yung plano nung hindi pa napapabagsak. I mean, hindi pa nasususpend ang SMNI, hindi pa natatanggal yung Facebook page ko, yung dati, Maharlika, Maharlika Boljakera, yung dalawang Facebook page ko na disabled. Kinuwento ko na din to sa inyo. Actually, inulat ko na sa inyo, mga kababayan, na gagamitin na si Trillanes, and now, look at Trillanes, active na active siya, and ngayon, si Las Cañas na nire-recycle yung mga issue, yung mga lumang issue na pinagbibintang nila kay Pangulong Duterte, and now ay dinamay na nga si Sara. Okay. Umpisa natin dito yung ICC. ICC binasbasan. Okay. So binasbasan talaga yan ni Lisa. Kasi nga ang punot dulo talaga ng lahat ng laban natin dito ay yung acting president, okay, na asawa ni Kuting. Siya talaga ang punot dulo ng lahat dahil nga gusto niyang manatili ang kanyang pamilya sa pwesto for 3 terms. Naibukela naman na yan ni Senator Amy, di ba? Doon sa pagpupush nila nung ICC na yan. But anyway, ay ng ICC ng People's Initiative. So itong ICC na ito na kung saan ay tinanggap ni Bersamin sa Malacanang, mga kababayan, utos ni Smugs yan. Bakit kamo? Hindi makakapasok ang ICC o kahit sino, kahit mga ex ni Kuting. Ito ah, ito kailangan nyo malaman. Hindi makakapasok ang sinuman sa Malacanang. Okay? Sa Malacanang, kahit kaklase ni Marcos Jr., kahit ex niya, kapag hindi, kumbaga kapag hinarangan ni Lisa, ganyan kabalahura, ganyan po kadugyot ang babaeng yan. Walang makakapasok sa Malacanang na akala niya, pagmamayari niya, akala niya, palasyo niya. Okay? Akala nila sa kanila hanggat walang go signal ni Lisa. So sa makatuwid, mga kababayan, itong pagpasok ng Irene Khan, okay, dyan sa Malacanang at tinanggap ni Bersamin na kesyo straightforward or, you know, mas madibtiba ng kanilang pag-uusap ayon sa, you know, sa pinahayag nila dyan sa mga media, sabi ko nga, bas-bas lahat ni Lisa yan. Imagine nyo, you open your mind, mga darling, mga palangga, lalo yung mga men in uniform, no? Kung totoo ang sinasabi ni Marcos Jr., ni Kuting ng Norte, ni Polboronic, yung Adictus Benedictus ng Polboron, na sinasabi niya pag in-interview siya ng media na iningi ang kanyang opinion yung pagpasok ng ICC. Ano ang sinasabi niya? 100 times ko na yan sinasabi. You know, it's 100 times na hindi natin dapat inaalaw itong mga ICC. Okay, ang ICC dahil tayo ay may sariling soberenya. That's BS. Kung hindi niya inaalaw, alright? Ngayon, mga kababayan, so, lagi sinasabi ni Kuting na hindi natin papayagan yung ICC. Napag-usapan na yan noong panahon ni Pangulong Duterte na hindi dapat tayo dapat pinanghihimasukan ng mga ganito-ganyan chuchu-chuchu. Diba? Hindi makakapasok palangga ang ICC sa loob ng Malacanang kung walang bas-bas ni Kuting. Hindi naman si Bersamin lang ang, you know, magdedesisyon. Si Liza ang may desisyon ng lahat. So, kung liwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, ang kalaban talaga ng bayan, paulit-ulit ko, kaya hindi ako magsasawa na araw-araw sasabihin ko, ay ang AHAS na ito at saka si Kuting. So tinignan natin, sino ba itong, nung December, sinabi ko na may pumasok na okay, December, okay, tignan natin dito ha, okay, na ICC, okay, tignan natin si ICC, ano pangalan nila? Pumasok na, alright. Okay? So, ito yung pangalan niya. Nasaan yung pangalan nun? Alright. Okay, ICC.
Okay. Ayan. So, no, January 22 na iulat ko na to sa inyo. Sino yung pangalan? Malacanang. Saan yung picture niya? So, may dalawang persona. Actually, may dalawang taga-ICC ang pinapasok na nga. Ayun. Daniels. Alright. Tignan natin. Okay, ito. Si Chantal Dan. Nakita ko na palangga. Pakita natin yung mukha niya. Okay? Noong December pa lang, ano ba to? December ba to? Yeah. December pa lang ay nakapasok na actually ang ICC na pinangunahan niya nitong si Chantal Daniels at nung Cora Prong Jordan. Ito yung mga mukha nila, oh. Okay. Yan, oh. Yan yung unang pumasok, eh. Okay? Siya yung unang pumasok. Ngayon, pinayagan niyang DOJ. Alright? Okay, pinayagan niya ni DOJ, ng Department of Justice. Pinayagan nila yan kasi yan po talaga yung utos ni Lisa Smugs. Actually nga, may mga information nga ako dito, ebidensya na hindi na natin pwede ipakita kasi madidetect nila kung sino ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Na pinapasok na talaga yan ni Lisa. Lisa lahat ang may gawa niyan. So ngayon, itong bago ngayon na in-entertain nila dyan sa Malacanang, ito si Irene Khan. Ano ba ang role niyan? Okay, binasa natin yung kanyang pagkakakilanlan. Sino siya? Irene Khan is a Bangladeshi lawyer appointed as of August 2020 to be the United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion. Ngayon, mga palaga, sabi dito, the first woman appointed to this mandate. Ano ang mandate nito? Diba? Ang sabi dito ay inappoint siya para sa kalayaan ng kalayaan ng pagpapahayag at ng opinion. Okay? The first woman appointed to this mandate. She previously served as the 7th Secretary General of Amnesty International. She was elected Director General of the International Development. Anyway, let's just focus on the freedom of yung kanyang mandate, freedom of expression and opinion. Nakalagay doon. So ibig sabihin ang kanyang mandato ay itumulong internationally kung paano ipahayag, no, ang malayang pamamahayag at ang malayang opinion, poprotektahan ang freedom of speech ng ating mga tao, 'di ba? Kung ano yung nasasakupan niya doon sa ICC. Since nag-withdraw na nga tayo doon, 'di ba? Wala na tayo doon. And even the US wala na rin ang kami dito, wala na rin kami doon. So ngayon nga mga palangga. So bakit ang issue ngayon nitong Irene Khan na ito is about yung mga war on drugs. Okay, yung mga biktima, yung mga na chugi no panahon ni Pangulong Duterte. Bakit yun ang tinututukan niya? At nabasa ko na pinapakansel niya, inuutusan niya ang bansang Pilipinas, inuutusan niya si Lisa actually, na totally i-abolish ang NPF-LCAC na kung saan lumalaban ito sa mga kakaliwang grupo. It just so happened na yung mga makakaliwang grupo ay kakampi na ni Lisa ngayon at ni Romualdez. Nakikita niyo naman dyan sa Congress. Magkakakampi yan sila Castro. Sino pa nagpo-push at dinadamay si Inday Sara at si Pangulong Duterte? Well, si Pangulong Duterte, yung former na siya eh. So, sino ba ang nagdadamay dito kay Inday Sara? Hindi ba sila Franz Castro? Sino ba ang boss nila dyan sa Congress? Hindi ba sila si Tambaloslos? That's yung Speaker of the House. So, you connect the dots. Okay? Bakit nakapasok si Irene Khan sa Malacanang? Definitely, bas-bas ni Lisa Smugs. Bakit ang tinututukan niya is what? I-cancel ang NPF-LCAC. At parang ang gusto niya panagutin yung mga extrajudicial victims daw, ganyan-ganyan. Hindi niya trabaho, hindi niya mandato yan if you read about kung ano yung mandate niya. Freedom of expression. Dapat kang tutukan niya yung mga katulad ko, katulad ninyo na natatanggal yung Facebook page na hinaharangan ng buwakan ng inang gobyernong ito. O katulad ng SMNI, di ba, na
Doc Lorraine at saka si Ka Eric, 'di ba, naginipit siyaan ng mga buwaka ng inang kongresista. Yan dapat ang tutukan niya. Shinakamura, thank you. So, anyway, wala naman siyang jurisdiction nga yung ICC. Wala na nga tayo diyan eh. 'Di ba? In the first place, bakit nung December nakapasok yan? Bakit inulat ko sa inyo na si Trillanes ay gagamitin nila para mag-ikot o maghanap ng mga magsusumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga extra, sa mga, you know, mga kitilan doon sa Davao? See, lahat na sininform ko po sa inyo ay bumingo tayo lahat dito. Kumbaga, bumingo o naging balita. So, yan yung issue dyan. Okay? So, itong ICC na ito, baka na lahat at binubudol lalo tayo ng gobyernong ito. Alright? Jesse Lacuata, okay? Uto-uto si Trillanes. Kita mo naman yung si Trillanes. Okay, na bolja ko yan, harap-harapan dito sa LA eh. Duwag nga yan, walang bayag, puti ang itlog. Puti ang itlog. So, si Liza, okay, kahit ano pang gawin ng mga mainstream media pagko-cover-cover, ito, hindi ka makakapasok sa Malacanang kapag inarangan ka ni Liza. Even ang mga classmates ni Kuting na mga babae, even yung mga kaklase niya noong bata pa siya, yung mga kakilala niya na tumutulong o tumulong during the campaign, pag maganda ka, palangga, hindi ka makakapasok sa Malacanang. Kasi nukmuka ng insecure itong babaeng ahas na ito, itong babaeng buton. Kaya nga sabi ko sa inyo, buhatin nyo na yan. So, you talk about what? Freedom of speech. Dapat nga itong Irene na itong kana ito, tututukan niya yun eh. Diba? Kung talagang concerned siya sa Pilipinas. Pero definitely, hindi sila concerned sa Pilipinas. Concerned sila dun sa mga iuutos sa kanila or kung sino ang makikipag-connive sa kanila. Kung sino ang gusto nilang gipitin. And it just so happened na ang gusto nilang gipitin ngayon, si Inday Sara, kasi nga, natatakot sila na pagdating ng 2028, hindi matutupad yung pangarap ni Liza at ni Tambaloslos. Pangarap ni Liza na in 2034 ay mapaupo niya ang kanyang anak na si Sandra. Okay? So ngayon, mga palaga, December, sinabi ko rin sa inyo na itutumba lahat. I-try nilang itutumba lahat. Ako, number one example. SMNI, number one example. Kasi nga, gusto nilang ibagsak si Inday Sara. I think, No, 2022, sinabi ko na sa inyo na na-missed si Ahas ng text kay Inday Sara, di ba? Kung ano-ano sinasabi niya kay Inday Sara, sa dahil sa kalasingan niya, yung pangbubuli niya or yung pag-iinggitera niya, na i-forward niya kay Inday Sara yung message. Di ba? Sinabi ko sa iyo yan, mga palangga. So, noon pa lang, and even before pa na maupo si Kuting sa pambubudol, galit na nga si Liza sa mga Duterte dahil nga sa kanyang paghihiganti na hindi nga inupo si Kuting sa Department of Agriculture at doon sa inihingi niyang Department of Agriculture, yung una din sa DILG. Diba? Paulit-ulit na lang tayo sinabi ko sa inyo yan. So, ngayon, gusto ipasara, CNN na hinto na. Yeah, I know, yung CNN na hinto na. So, hindi ko alam, wala pa tayong puting ahas kung ano yung exacto nangyari sa CNN, pero imagine mo, only the puting administration na pasara yung, na purdoy ang CNN. I'll talk about that later. Ngayon, mga palaga, Inday Sara gugurgurin ni Liza Smags. So, kasi nga ang target talaga ni Liza Palanga, mabura ang mga Duterte sa usapin ng politika sa Pilipinas. Kaya naman, ginagamit niya ang pondo ng bayan para sirain ang sirain si Inday Sara. Sino ang mga kasabot ngayon ni Liza Smags sa Congress? Si Zaldico. Okay, Zaldico. Sino yan? Okay, chair ng Committee on Appropriation. Ngayon, itong si Zaldico, kasabot ni
Tambalos-los. Ngayon, mga palangga, ikaw, Zaldi ko. Okay? Paulit-ulit kong sinasabi, ngayon ay sabi ko kasi, nagre-recruit na nga sila, mga kababayan, na mga trolls. At isa sa nirecruit mo, Zaldi ko, yung Kalbo. Ayan si Rocky Kalbo. Ikaw, Rocky, okay, nung umuwi ako sa Pilipinas, 2018 yata, di ba? Pinick up kita sa SM West. Okay, SM North na ngayon. SM West. Wala ka makain eh. Wala ka malamon. Kaya gusto mong dumikit sa mga politiko. Okay, gusto mong dumikit sa Duterte, gusto mong dumikit sa Marcos. Hindi ako sa nagkukutya dito, palangga. Di ba? Wala makain niya, nagko-commute. Di ba? Hindi naman mayaman kung umarte na akala mo mayaman. So ngayon, kinuha na ni Zaldi ko yan, si Kaki Rocky, pakala natin si Kalbo. Kasi kinuha na siya si Zaldi ko, nagre-report siya, akala mo hindi ko alam. Ha? May mga puting ahas ako din sa Congress. So ngayon, mga palangga, nagre-report siya doon at yung mga imaginary friends niya. Okay? Kay Zaldi ko. Binabayaran siya ni Zaldi ko sa utos ni Tambaluslos para tirahin si Inday Sara o ang mga Duterte. Kasama yung kanila mga dugyot. See kung paano nila lapastangan ni Zaldi ko at ni Tambaluslos at ni Lisa. Gamitin ito mga patay guto. Okay? Na nagpapanggap na matalino pero ginagamit ang kanilang talino sa pagnanakaw. Abangan nyo dyan, sino malapit sa Congress, abangan nyo, araw-araw nagre-report si Kaki Rocky dyan. Okay? Kala mo hindi ko alam, matapos silang mag-aaway ng presidential communications, kasi nga, nag-aaway sila sa partihan ng pera, I mean sa bayad sa kanila sa bribe nila, dahil yung taga-PCSO, sila Bukamkang, sila Patricia Martin, ay hindi sila magkasundo-sundo sa ninanakaw nilang pera para i-bribe, to destroy Sara. At the end of the day, we talk about now, did destroy si Sara at mga Duterte. Yan, si Kalbo at yung mga dugyot vloggers na mga kadiri na sabi nga ni Puso, oh my God, kajire! Diba? Oh my God, kajire! Yung mga, oh my God. Okay? Pare-pareho sila ni Taning, na si Taning na mukhang surot na yung sinisip-sip ay burak. Kaya parang ganun. Diba? Parang ganyan, o diba? So sila ay mga kalaban ng bayan. Bakit? Kasi ito'y ginagamit sila ni Lisa Smugs para gurgurin si Inday. Gurgurin sa social media. And, you know, pag may pagkakataon, kaya dahil mag-ingat ka. Gugurgurin nila si Inday. Kasi si Inday nga ang pinaka, hindi na pinaka angat sa kanila. Diba? When you talk about survey, mataas talaga si Inday. Diyos ko po, yung kalaban niyang nangangarap na si Tambaluslos, 0.8. My God. So, suppose hindi natin papangalanan to kasi makakakuha sila ng, you know, ng limelight dito. But, maganda naman yung limelight nila, nabayaran sila. Eto ha, kayo, okay, na mga bayaran ni Lisa, mga palaga, lalo to si Kalbo, na nag-a-acting, na kunyari pa wine-wine dyan sa kanyang mga fake account, drama-drama, di ba? Kunyari, may saltik na kesyo na sayat daw siya. Ganito, ganyan, ganyan mga post niya eh. Naluloko din niya itong sila Zaldi ko at saka sila Tambaluslos. Kasi wala na kasing makuha si Lisa at si Tambaluslos na mga tao magsusuporta sa kanila from the bottom of, like ako, from the bottom of my heart, sinuportahan ko siya na wala akong iniimbayad. Pero ito ngayon, dahil nga bagsak na sila sa social media, so pinapatos nila yung kahit mga uhugin, diba? Yung mga uhugin na walang ligo, na mukhang mga, oh my God, kadire! So kadire! Kahit hangin nyo, yung mga binabayaran nila, mga mukhang surot na yung sinipsip eh, mga burak. So, kaya ikaw Kalbo, ha? Okay, babaliw ka na naman sa akin. Okay? Meron pa akong kaibika, kachika dyan sa Congress. Okay? Araw-araw nagre-report. Bakit ka nag-araw-araw nagre-report kay Zaldi ko? Ikaw, Zaldi ko, tanda mo, ha? Bibigyan ka ta ng isang bonggang-bonggang one-hour show, you know, pag wala na ako sipon, pag hindi na ako uhugin. Bibigyan ka ta ng isang bonggang-bongga. Yan, hinayupak na yan. Actually, may nagsend sa akin ng picture mula ulo hanggang paa. May bata kasi, baka mamaya, sabihin na po yung bata. Mula ulo hanggang paa, ang mga suot nila ay mga designers. Eh, dating uhugin lang yan si Zaldi ko, walang pera sa Bicol. Okay? So ngayon, saan kumukuha ng pera mga buwakan ng inang yan? Kinakita nyo na nga, sangkot doon sa pag-meeting nila noong January 10,
kung saan isinusulong nila yung waka ng inang initiative na ito. So ito si Saldi ko, yung asawa niyang Jotang Jirina din, na si Mylene, di ba paulit-ulit ko na bumili ng apartment dyan sa Paris at pinapasara ang mga designer outlet, not outlet, store o boutique. Binabagoy nila tayo mga palangga, kinukuha nila ang pera, tapos ang putang inang baka ng inang papupat-post-post sa Paris. Pero bawat hibla, bawat hot chocolate na nilalamon, hinihigop nila, hindi pa napaso ang mga baka ng ina sa Paris, ay pera galing sa bayan. At ikaw, Zaldi, yung binabayaran mo si Calvo, okay? Pareho kayo naggagaguhan. Wala namang engagement yan. Di ba? Kasi nga mga kababayan, masyado na silang natatalo dito sa katotohanan. Real talk lang. Yan, yeah, I'm taking sa labat sa palangga. Oh. Ayun ko. Umulan kasi dito, naulanan ako. Umulan kahapon, kagabi. Naligo ako sa ulan. So anyway, so, yung mga, okay, mamaya na yung sa sundalo. So ngayon, the target here, mga kababayan, ay talagang sa ngayon hindi na sila, hindi nila inaatupag kung paano palapabangunin ang Pilipinas, kundi paano pabagsakin tayong mga kritiko, tayong mga nakikita yung kanilang kabaliwan. Imagine nyo, anong pecha na ngayon? Today is February 2 na, okay? January 29, isang taon na po na kinansila at never na nila binalikan ang hearing patungkol sa smuggling na kung saan sangkot si Michael Ma, sangkot ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, sangkot ang mga taga Bureau of Customs. Today is 1 year and 2 days, okay, na kinansila nila sa Committee on Ways and Means na hindi na binalikan ang issue ng smuggling. Dahil nga, paano naman nila babalikan, ay inappoint na nga as what? Special envoy to China, si Michael Ma, at kasabwat ni Lisa. See, araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong puting at ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo pa ulit-ulit natin na kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Si Lisa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Mark. Well, Kuting, Ahas, Araneta, Romualdez versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, well, wala na talaga yun ni team, na ibango nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa Pilipinas, mga OFW, ang target ngayon ng gobyerno o kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. Bakit kailangan kong sabihin itong mga dugyots na ito? Okay? Na kung tutuusin, hindi natin sila bigyan ng platform dito. Pero nga, nandoon sila. Kaya kung may malapit sa Congress, abangan ninyo, mag-spy kayo. Open naman yung Congress eh, pwede kayong pumasok dyan. Diba? Magpanggap lang kayo, kunyari vlogger-vlogger kayong ganyan. Tutukan nyo si Calvo at ang mga Alepores na yung mga tao ni Zaldico. Pumapasok sila sa opisina ni Zaldico at ni Tambaluslos. Si Zaldico ay inuutusan ni Lisa at ni Tambaluslos magkasabot sila na bayaran ang mga dugyot na ito para sirain si Inday Sara. Gumagawa po sila ng mga pages at bumibili sila ng mga pages. When I say bumibili, binabayaran nila yung mga may-ari ng mga page. Diba? Kinabi ko sa inyo dating kahapon para mag sabay-sabay nasirain si Inday Sara. See? Itong mga buwaka ng inang mga uhugin na mga dugyot ay kinakasangkapan ni Lisa, ni Tambaluslos, eh, ni Kuting, lahat mga hinayupak na yan. Binabayad yung pera natin. Taxpayers' money. Okay? So the intention, maliban dun sa 20 million each na binuking ni Senator Amy, na binayad sa mga kongresista, may binabayaran pa silang mga buwaka ng inang dugyot para magbukan pa. Yung mga ano nila, mga tirada nila, eh talagang it's so kababawan. Okay? So, ginagamit nila ang pera ng Pilipino para nga ngayon ay tirahin ang tirahin si Inday Sara. And look at this Las Cañas.
Look at Trillanes. Dati, nung inaway ko siya dito, nung nagbanggaan kami dito, di ba? Nag-trending yan, mga palaga. I think, 10 million, maybe 20 million umabot across social media. At bakit ba kami nagbanggaan dito? Dahil, ang kanyang slogan noon is anti-Duterte at never again Marcos. Yun, nung pumunta siya dito. Pero ngayon, kasabwat na siya ni Liza. Kasi nga, si Liza Ahas, ang mga kinukuha niya, yung mga sanggano, yung mga dorobo, yung mapapakinabangan niya na magdi-deliver sa kanya ng pera, katulad ni Mel Robles, sa PCSO, magdi-deliver sa kanya ng result para manggipit. Okay? Katulad ako, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ginigipit nila ako. But they're not gonna win. Hindi sila mananalo sa panggigipit nila, mga palangga. Okay? So, pinakamalungkot ngayon, mga kababayan, itong mga polis o mga general. Okay, kapapasok lang actually na information sa atin, mga kababayan. Okay? Oh, ito na nga. Ayan, breaking news. Okay? Nabigyan na rin ng pondo ang asawa ni Garafil, na si Eric Garafil, para atakihin ang mga taga Davao, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, at syempre ang mga Duterte. Ngayon, saan kumukuha ng pera itong mga ito sa pambayad? Number one, sa loto. Kay Mel Robles kasi, di ba, sinabi na rin mismo ni Sas yan, dahil mga kaibigan si Sas, kaibigan niya si Taning, at saka si Robles, nakasama nila doon sa Benguet, doon pa sa kung saan kinukwento ni Sas, doon sa vlog namin na magkakapit bahay si Lisa, si Taning, si Robles at saka si Michael Ma. So, si Robles ay isa din sa source ng pera. Okay? From Lotto, na binabayad naman dito sa mga makakaliwang grupo. Which is ito ang asawa ni Garafil. Grabe, ano? Grabe yung panghahayop nila. Kaya kayo mga men in uniform, ito na. Actually, katatanggap ko lang na balita na ngayong araw, ay meron na pong naka-float at meron ng mga tinanggal na mga police doon sa Davao or inilipat sila sa malalayong pwesto. Sabi ko sa'yo kagabi, malalayo, inilipat sila sa mga bundok ng hibok-hibok. So sabi dito mga palangga, ng ating mga puting ahas, dahil sa kahayupan ni Lisa Smugs, mga kababayan, ay minomonitor niya ngayon ang mga PNP, okay? Mga polis, federal, kung ano man ang kanilang mga rangko, kasi nga, dyan sa Camp Krabi, pinomonitor niya na lahat ng mayroong makikita kahit sa pag-post lang ng sa Facebook, pag-like, pag-comment, pag-share, na umaayon sa mga Duterte. Even yung mga matataas na opisyal sa Camp Krabi, at sa AFP, okay, mga regional police officers, mga kilalang malapit sa mga Duterte o kay General Bato o sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, iniisa-isa na po kami. Police itong informant natin dito, mga palangga. Kami dito, iniisa-isa na po kami, Ms. Maharlika. Sinusubaybayan ang aming mga galaw. Ano mang oras po ay dito sa Camp Krabi, lalabas na po ang order ni Medusa. Medusa pa nga nakasulat dito. Na gagawin kami mga floating status or ipapalipat po kami sa malalayong lugar kapag kami ay na-identify na maka-Duterte or sumuporta sa Duterte. Okay? Lahat po kami dito ay pinaghihinalaan na para kaming mga kriminal. At ilan po ay mga police generals, mga full colonels, lieutenant, wala pong pinaliligtas si Medusa. Police major, police captain, teniente, at ang iba pa ay mga ordinary police at mga patrolman hanggang sarhento. Kita nyo? Nakita nyo kahayupan ito? Kaya kayo, mga men in uniform, sabi ko, ano pang pinagtatagal-tagal nyo dyan, sir? Get up, speak up, and pick them up.
Ang sabi dito, marami pong mga taga-PSPG, Police Security and Protection Group. Nakaramihan, yung mga police na nagsisilbing police security sa mga government officials o may mga VIPs ay isa-isa din pong nire-recall. Lalo na kung nakikilala sila o lalo na kung yung kanilang mga binabantayan ay VIP, mga VIP na malapit sa mga Duterte o kumakalaban sa pamahalang Marcos. Kahit po makita lang pati mga Facebook account ng mga police ngayon ay binabantayan. Mag-like, share, dahil kapag nakita may mga bantay sila ay tutuluyan. Ugugurgurin. Ayan, ginamit yung word kong gurgur. Ayop. Makasigaw ngayon pala nga eh. Kulang tayo sa energy ngayon. Ngayon, sabi dito, may ginaganap ding meeting o may ginaganap na meeting, Miss Maharlika, may ginaganap na meeting nitong Miyerkules. Okay, Miyerkules. Ano ba kayo dyan? Para po, paano nila ma-identify yung mga leaders noong nakaraang campaign. Okay? So ngayon, sabi dito, Miss Maharlika, grabe po, kawawa yung mga ordinary o yung mga police na mga maliliit katulad namin. Natatakot na rin po sila matanggalan ng trabaho o mailipat sa mga malalayong lugar at mapapawalay sa kanilang pamilya. Alright? Ngayon mga palangga, patatagalin niyo pa ba itong kahayupan ni Lisa, ni Medusa? Okay? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Lisa ngayon sa pakikipagsabwatan ni Zaldico o ni Beho, diba? Ng Beho na yan, buha ka ng inaman, inilis na yan, ay magre-recruit po sila ng magre-recruit ng maraming mga trolls at mga Facebook page para po talagang maitumba o magurgur ang mga Duterte. See that? Grabe, ano? Grabe yung kahayupan ng babaeng to. Ano feeling nila? Diyos sila, sabi ni Maria Eloisa. Duterte lang ang malakas, Bagman Love Uni, Polboronic Family. So, nakita-kita nyo naman kung sino ang nagro-rule sa Pilipinas. Nakita nyo yung picture nung nasa Vietnam sila? Na si Smugs ay nasa gitna? O, katakahan talaga ng PCO. Eto, nakita nyo ba itong picture na to? O, nasa gitna na namang hinayupa? O. Edited naman yung kanyang buton. Akala mo siya presidente. Actually, yung mga taga-embahada sa Vietnam, sukang-suka kay Lisa. Nakarating po sa atin, mga kababayan, na na-witness nila kung gaano kabalahura ang babaeng ito. Wala rin naman magawa yung mga taga-embahada. O baka ngayon, ipatawag na rin kayo. Baka patanggal kayo lahat dyan dahil narinig na naman ni Lisa yung statement ko. Narinig mismo ninyo kung gaano kademonyo si Lisa Smugs. Makipagtuluhan kayo sa taong bayan, hindi lang dahil kailangan nyo ng trabaho. Kailangan nyo ilabas ang boses ninyo. Dahil ang kalaban nyo, ang kalaban ng Pilipino ay si Lisa, si Kuting, si Tambaloslos, at itong mga kongresista na kumakampi sa kanila o mga nababayaran, at ibang mga senador. See that? Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, iilan lang yan sila if you compare sa 115 million Filipinos. Ang kalaban natin, ang pinakaulo ng kalaban ng Pilipino ay si Boton. Okay? Ang nangyayari ngayon, gas-gas na, paulit-ulit natin na pinag-uusapan itong ICC, People's Initiative, PCSO. Tignan ko yung PCSO, nag-hearing sila kahapon. Okay? Hindi ko napanood lahat. Na-scan ko lang sa balita. Wala na naman si Robles noon. I believe, iba-iba na naman ang kwento doon. So, ano ito? Lahat na lang ng ahensya, mga palaga, si Lisa ang nagkocontrol. Siya nagpapanalo sa loto. Siya nagigipit sa mga polis. Siya may control sa Bureau of Customs. Kasabot niya ang smuggler na si Michael Ma. Ano kayo? Mga police officers,
mga general, mga PSG, nakikita nyo kung gaano kayo malahurain. Patatagalan nyo pa ba ito hanggang June? My God! Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo kasi yung mga nagsasabi na ito ay nakakaapekto ng ekonomiya, ang laban ni Duterte, ni Penta at ni Polboronic. Actually, the moment na umupo si Kuting ay naapektuhan na ang ekonomiya ng Pilipinas. Naapektuhan na before this revelation ni Pangulong Duterte, the moment na umupo si Kuting noon, na nag-take siya ng oath. Binudol na tayo kasi nga ang intention nila ay hindi para sa pagbangon, kundi para ibangon sila at sama-sama silang maging milyonaryo. Narinig niyo mismo galing sa bunganga ni Lisa yan, ng hinayupak na babaeng ahas na ito. Narinig ninyo. Kung hindi ka pa rin naniniwala, eh kailangan mong jok-jokin yung julo mo at ang magising ka, di ba? God help the Philippines, sabi ni Cecil Martin. Kawawa talaga, kaya, you know, suppose hindi niya ako mag-vlog kasi, you know, I'm okay, meron tayong ano ngayon, sipon-sipon ng konti kasi naulanan ako. But I'm strong, okay? Hanggat nandiyan sila, ang ekonomiya ay hindi na muling babangon pa. Ang babangon ay sila. Sabi ko nga, you know, sa dami ng kumakausap sa akin, sukang-suka na sila sa gobyerno. These people, they are celebrities, mga nasa politika din, negosyante. Ay, ano ko sa kanila, kailan kayo kikilos sa Pilipinas? Sabi ko nga po, ulit ko nga sabihin, hindi lang pwede dakdak ako ng dakdak dito. Kailangan yung mga may. Kailangan yung aksyonan. Nagiging mikropono na nga lang ako dito ninyo. Mikropono ninyo ako. At lahat ng mga information na binibigay sa atin ng mga kawawang pulis. Okay? Natatakot sila kasi may pamilya, yung mga ordinaryong mga patrolman, di ba? Natatakot din sila dahil may mga matataas sa kanila Dahil anong utusan ni Lisa Smags? Yeah, bangag na ang gobyerno ito. Saan pupulutin ang Pilipinas? Imagine mo itong ICC na ito. Paulit-ulit sinasabi ni Kuting na dapat magkaroon tayo ng soberenya, chuchuchucho. Pinapasok, tinanggap yan sa Malacanang. Anong ibig sabihin niya? Yan ay pagdideklara ng gyera laban sa Pilipino na pinasok, binabalahura na ang ating pagka-what? Pagka-Pilipino. Binabalahura na mismo si Inday Sara. Inday, nakita mo? Pinapasok na nila sa Malacanang. Pinapasok ni Lisa yan. At ikaw, dinadawit ka ngayon na ikaw ay sangkot din sa mga tukhang-tukhang na ito. Hindi nila naintindihan yung tukhang. Kasi ang mentality ng mga ulol, okay, na gustong linlangin ang Pilipino, pag sinabi mo tukhang, gurgur. Paulit-ulit natin sasabihin ang tukhang, tok-tok-tok, hang-hang-hang, yuk. Diba? Appeal doon sa mga taong pulburonik. Manong, diba? Ayo, o diba? Baka pwede kang marihab ka or something like that. Ang sinasaksak ni Lisa Smags, nila Tambaluslos, ng ICC sa tukang, ginorgor yung mga tao. Iyon pa daw ni Duterte, ang daming narihab. Ang daming nakastigo na mga, na-improve yung kanilang buhay dahil somehow, nakatakas sila sa kanilang polboronic life. And look at now, sa panahon ni Kuting, nakikipagsabwatan sa mga kalikaliwa, si Tambaluslos, gustong patigilin itong NTFL-CAC, i-abolish, para maghari-harian na naman ang mga demonyong mga kaliwa, which is na nanggari-harian na dyan sa Congress. Dinadawit si Sara yung mga recycled issue patungkol kay Inday, ay actually hindi pa itong, gawa-gawang issue Anong credibility ni Trillanes? Anong credibility ni Las Cañas? Tama sabi ni Inday, kung siya ay may nalabag o, you know, nalabag siya kung ano man yung binabato sa kanya, kasuhan siya sa Pilipinas. Bakit humihingi ng rescue si Lisa at Kuting sa ibang lahi? Putang ina, ang sinasabi nila, taas no kahit kanino, huwag tayo paaapi sa ibang lahi. Means nakikipagtaksilan sa ibang lahi, nandiyan sa loob ng Malacanang. Kasi yan ang pinagmamalaki ni Lisa, nakakampi daw niya kami dito sa Amerika, protektado daw siya ng Amerika, kaya magagawa niya kung ano yung gusto niya.
ako ang Amerikano, ang Filipino-American na hindi niya kakampi sa kanyang kababuyan, sa kanyang pagigipit, sa kanyang pagjujombag sa kay Kuting at pagbibigay kay Kuting ng polboron para lalo maging bangag na bangag. Ah, Lisa, tangin na ka. Kiniklaim mo, pinagyayabang mo, kakampi mo ang Amerika. Hindi kita kakampi. Kalaban ka ng Pilipino. Kalaban ka dahil ikaw ang punot dulo ng kademonyohan ng pagpapahirap sa Pilipino. Kaya kayo na nakikinig sa akin, mga kababayan, mag-meeting-meeting kayong magpapamilya, ipasa ninyo ito sa inyong mga anak, hindi lang yung, you know, patiktok-tiktok yung mga anak ninyo, nakasalala yung kanilang kinabukasan dito, mga pananda. Huwag kayo tiktok ng tiktok. May nagsabi, kahapon yata yun, kayo mga Pilipino, akala mo hindi Pilipino yung nagko-comment, masyado kayong pakialabi, nakikialam sa mga isyo politika. Okay? Kaya ka nagko-comment sa akin ng ganyan. O, di ba naman kayo mga julul? Ang pera natin, pera ko, remittance mo, tax mo, dyan sa Pilipinas, ginagastos sa mga buwakang inang politiko na ito. Dapat nga, bawat bata ay ini-educate sa first day pa lang ng school nila, ini-educate na makialam sa usaping panglipunan. Dahil hindi pwede tayong walang pakialam sa mga politiko. Hindi mo pwede sabihin, ayaw mo na pare-pareho lang sila. Kung ganyan ang inyong pag-iisip na huwag tayong makialam sa usaping politiko o politika pala, patuloy na mamamayagpag ang pagbubudol ng mga susunod o mga nakaupo ngayon katulad ni Tambaluslos, ni Romualdez, ni Zaldico na nagbabayad ng trolls, na nagbabayad, binabayaran ang mga kawawang Pilipino through ayuda, AX, lahat. You know, binabayaran para bilhin ang mga pagkatao ninyo. Di ba during the Senate hearing? May finlas si Senator Ivy doon ng mga video, tinatanong yung mga tao, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng People's Initiative? Ano sabi ng mga tao? Ay, hindi ko po alam yan, ganyan-ganyan. Ayun po yung, ano, pagpipirma ka, may ayuda ka. See kung gaano ka powerless in terms of mental kaisipan ng ating mga kababayan. They don't have knowledge. Diba? Wala silang ka-idea na binubudol sila. Kaya nga sila pinagsasamantalahan ng mga kongresistang, mga inayupak na ito. Kaya sila pinagsasamantalahan ni Lisa kasi ang tingin ni Lisa sa Pilipino ganito. Nandidiri sila sa iyo. Ayaw ni Lisa. Ganun yan. Meron siyang drama. Ayaw niya sa pangit. Okay? Buti hindi niya sinapaksapak yung sarili niya na mukhang dugyot, mukhang koritot. Bawat magandang babae na nakadikit kay Kuting, pinagsisilosan ng hinayupak na yan. Kasi ganun siya ka-insecure. Diba? Ganun nagtatantrum. Nakikita nyo naman nung send-off doon sa Vietnam. Nakala mo, you know, binastos niya si Inday Sara. Siya ang bastos. Kasi, protocol lang, hindi mo pwede sabihin na, at least ang sabi ng mga dugyot, yung mga binabayaran ni Zaldico, ay, sabi ganun, at least hindi ano plastic si First Lady Ahas. So nga, pag sinabi mong makipagplastikan ka o hindi ka makipagbayo, yung actual encounter na wala namang silang government, wala silang, hindi sila taong gobyerno, yaan, nanunood ang iba't ibang lahi o yung mga international observer. So nakita nilang patalon-talon na parang trompong kuritot si Lisa doon, trompong buton. Diba? Na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Diba? Iniiwasan niya si Sara. Nakita niyo yung pressure na sa kanya. Si Sara, dignified, nakatayo. Si Lisa, paikot-ikot daw gaga. Alpotera ang itan. Kung di ba naman buang yan, diba? Kung matalino ka, kahit na hindi ka eskolar ng bayan, kung meron kang konting kaisipan, kailangan niyang sumunod sa protocol. May mga protocol na tinatawag dahil bangag siya. Laklakera, nicotinera, polboronic, lahat. Hindi niya ngayon kayang kontrolin yung kanyang sarili. Ganon po yung mga addictos benedictos. Kahit yung pagngingiwi, di ba ganon? Ano yan? Ano ang tawag dyan? Mga palangga, involuntary.
Kasi, kahit anumang gaganon ka, gagang sikuti, mga kababayan, gumaganon-ganon talaga. Kasi hindi mo kayang kontrolin yung muscle mo. Kasi, you know, yung brain, di ba, hindi niya na kayang kontrolin yung utak niya. Kasi nga, pulburon na. Ganon din si Lisa, dahil laklakera, pag sinira mo yung utak mo sa bisyo, hindi mo na kayang kontrolin, wala kang pakialam. Actually, ang kanya ngayong ano, mantra, wala daw siyang pakialam sa sasabihin ng taong bayan. Wala siyang pakialam kasi feeling niya ay hari-harian siya. Kaya ang gusto niyang gawin, mga kababayan, ay ibagsak si Inday Sara ang mga Duterte para sila ang maghari. Gagamitin daw nila lahat ng power nila sa pamamagitan ng pagbayad ng mga TikTokers, Facebook page, lahat para ibagsak kayo. Ay, ibagsak si Inday. Ibagsak tayo. Ganyan, ano gagawin natin doon? Yung mga palangga dito, sabi ni Real Talk, yung kipay niya bangag. Isko, makyaw, makyo. So, kayo, pag may mga anak kayo, mga TikTokers, alalayan niyo yung mga anak niyo. Mga anak, huwag kayong pasasilaw sa kakarampot na barya na tuturuan kayo. O sino man mag-message sa inyo, nababayaran kayong 8,000, 10,000, 30,000. Ipasabi nyo sa mga anak nyo, kapalit ng 30,000, 20,000 na yan, ay kinabukasan ninyo. Yung mga TikTokers, I know, lahat tayo kailangan ng pera. Pero mas masarap kumita ng pera. Total, kumikita naman kayo sa TikTok, TikTok. Okay? Sa Facebook, Facebook. Kumikita naman sa social media. Bakit hindi nyo nalang pag-igihin yung inyong mga content? Kung nagluluto ka, kung nag i-emote ka, nagsasayaw ka. Di ba, yun na lang gawin mo. Bakit ka papasok sa politika na hindi mo alam? Na binigyan ka lang ng 8,000, 10,000, mag-post ka ng ganito, hashtag ng ganito. Kinabukasan mo yan. Nakita ninyo, imbis na pagpasulong tayo, pabalik tayo. Tangina, pabalik ang Pilipinas. Nung panahon ni Marcos Sr., at least yung mga nakaraan natin, yung mga ninuno natin, di ba? Very competent sila. The way na magsalita sila, di ba? Kahit sa squatters area, nakakapag-English sa mga tao. Ano na ngayon? Ano ngayon ang mga kabataan natin? Dahil nilalamon tayo ng bulok na sistema. Ganito ang English ngayon. Oh my God! Kadire! Di ba? Parang si puso lang. I'm like, putangin ang English yan, no? Oh, di ba? Katulad yung mga artistang pasosyal, katulad na ni puso. Oh my God! Kadire! Oh, hindi naman ganyan ang English. Nakakaloka. Oh my God, kadere. So, ano nakikita ninyo dito sa ang epekto? Ang maging, alam, pag nawala na tayo sa mundo, wala na tayong problema. So, paano naman yung maiiwan natin? Yung mga, sabi nga, ang tiyatawag nating next generation. Yung next generation, yung mga magiging apo ni Lisa Smugs, magiging maganda ang buhay nila. Kasi marami silang ninakaw. Pokelyang bangag, sabi ni Alvin. O, bangag, tagay pokelya nun. At paano naman kayo mga OFW na lumisan sa bayan? Ang mga anak nyo, imagine mo, nasa hukay na tayong lahat, ang mga kamag-anak natin, nagdudusa pa rin. Sayang naman yung boses ko. Sayang naman palang gayo pinaghirapan natin dito na nagsama-sama tayo, nahayaan natin silang manatiling ganyan. Diba? Yung kipay ni Butod, tuyot na kasi nga sobrang, sabi ni Arcelia Zena, ay, naku, mga palangga. Oo, alam na natin yung ano na yan, yung koritot na yan. Pinasasama kasi nila yung tokhang, sabi ni Indianpreneur. Yeah, kasi nga nililin lang nila yung taong bayan. Nililin lang nila yung mga kabataan. And even the international observer, international, like I see, well, you know, kung yan ang ICC ay matino tungkol sa freedom of speech na mandato nila na protektahan ang freedom of speech, hindi diba sabi na pinaprotektahan nila at inilalaban nila yung CSMNI? Diba? Dapat yan ang protektahan nila, CSMNI, na bakit ginipit ng mga taga-Congress? Pero ano ang ginawa nitong taga-ICC? Si Duterte ang tinatarget nila. The fact na wala na si Duterte sa pwesto. Si Inday, Vice President, wala namang power si Inday. Ang power na kay Lisa Ahas. So, anong, bakit tinatarget sila? Wala silang resource. I mean, you know, if you talk about resources compared sa kay Lisa at kay Kuting, nasa kanila yung power, asa kanila yung money. Wala namang power si Inday at saka si Pangulong Duterte. Ang power nila, katulad natin, yung mga taong sumusuporta sa kanila at sumasama sa boses natin, di ba?
So bakit ang tinatarget ang mga Duterte? Bakit? Bakit hindi yung present times? Ano yung nangyayari present times? Diba? Yung paggigipit ng gobyerno ito, yung pagbabayad na sa Mercer Media, pagbabayad sa troll. But definitely, hindi yan kasikasuhin ng ICC. Kasi nga, magkakasabot na nga ang ICC, pinayagan na nga ni Lisa Smags na makapasok dyan sa Pilipinas para gipitin ang mga Duterte. So the target here is Gurgurin Sinday by all means. Panatilihin, well, that's ICC. And the target talaga, alam mo, nakakalungkot. Kasi instead na umusad nga tayo, umusad yung airport natin, tignan mo dyan, patakay na. Paulit-ulit na lang tayo. Kawawa kayo, no? Mga OFW, labas-pasok. Wisit, lalong lumala. Backwards nga tayo. So I hope, men in uniform, na kayo ay tinatarget, actually, tinatarget na kayo. Tatanggalan kayo ng trabaho. Eh, ang tatapang nyo, di ba? Nag-train kayo. Nag-aral kayo. Papa-api lang kayo, papausunod-sunod lang kayo dito kay butod na ito. Huwag niyo pong hayaan na kayo ay maging kasangkapan nila. Sumama kayo sa get up, speak up, and pick them up. Muli, this is your fair lady Maharlika. Araw-araw hanggat mahininga ako, mga palangga, hindi ko titigilan ang paglalabas ng mga impormasyon na wala sa mainstream media. This is your fair lady Maharlika. Thank you, Palangga.